إله إلا الله. Mga kabayan, ito yung mga papaalis na OFW or incoming OFW na nagbabalak, may pangarap, na umaasa magkaroon ng magandang trabaho sa ibang bansa. Hey, ikaw, nandiyan ka na. Bakit ka uuwi? Sila nagdadasal na sana maka-flight na sila sa madaling panahon dahil gusto na nilang tumulong sa kanilang mga magulang at mabigyan nila ng pangangailangan. Maibigay nila yung pangangailangan nila sa kanilang anak. Matulungan nila ang kanilang magulang at matulungan nila ang kanilang asawa. At gusto nila makabayad ng utang at matubos ang mga sangla. Ikaw, nasaan ka? Anong ginagawa mo ngayon? Bakit gusto mong umuwi? Anong dahilan? Nahirapan ka ba sa trabaho? Masungit ba ang amo mo? Dahil ba ay di mo na kaya ang trabaho? Ano talaga ang dahilan bakit ka uuwi? Homesick ka ba? Pag homesick ang dahilan, huwag mong ipagpalit sa panahon ng pag-sacrifice mo nung ikaw ay nag-apply. Halos hindi ka na makakain. Walang tutulong sa'yo. Walang tutulong sa'yo. Walang magpautang man sa'yo. Kahit gusto mong humingi ng tulong, walang tutulong sa iyo. Tapusin mo ang kontrata mo para masaya ang pag-uwi mo. May ipon ka, nakaipon ka ng pera, makabayad ka ng utang, makatubos ka ng sanla, masarap umuwi, natapos ang kontrata. Huwag mo lagyan ng lamat ang pag-abroad mo. Dahil kung mangyayari yan isang beses, baka sa next na pag-abroad mo, maaaring ganun din ang mangyayari. Kaya tiisin mo hanggat kaya mo. Kasi ang hirap mag-apply. Ang hirap sumugal. Ang hirap kunin, abutin ang pangarap. Pero nandiyan ka na sa tuktok ng pangarap mo. Huwag mo ipagpalit ang mga ito dahil mas maganda yung matulungan mo ang pamilya mo. Makuha mo yung pangarap mo kung may pangarap ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Tiwala lang sa sarili, lalong-lalo na magtiwala ka sa Kanya. Isipin mo, umaasa sa iyo ang mga anak mo. At pag-uwi ka, wala kang naipon, hindi ka nakabayad ng utang, hindi mo na itubos ang mga sangla mo, gaya ng sinasabi ko, back to zero ka. Nakikita mo ang mga pumipila sa jeepney. Pumipila sa jeep. Ganun ang mangyayari. Pipila ka ng umaga. Gigising ka ng madaling umaga. Pipila ka. Uuwi ka ng hapon. Pipila na naman. Yung sweldo mo karampot, halos maubos din sa upa ng bahay. Mahal pa naman yung upa ng bahay ngayon.
Halos wala ka lang maipadala. Kahit yung pagkain mo, limit, naglilimit ka pa, nagbabudget ka pa dahil iniisip mo yung makapadala ka sa probinsya para sa anak mo, para sa pamilya mo. Ayaw mo naman magtanim dahil ayaw mong mainitan, dahil ayaw mo magtrabaho sa farm. Okay lang sana kung may lupa ka, may farm ka. E paano pag wala? Kaya napakaganda, matapos mo ang kontrata, kuha mo yung mga pangarap mo, para hindi ikaw yung mga taong nakikita mo rito na nanghihingi, nag-aantay ng mayroong magbigay, umaasa na mayroong magpautang, umaasa na makahanap ng trabaho. Ang hirap pa naman humanap ng trabaho ngayon dahil gusto mo sa syudad. Hindi basta-basta. Ang hirap. Pag napanood mo lang yung mga TV o nakapanood ka ng TV ng TFC diyan sa bansang kung saan ka nagtatrabaho, makikita mo talaga yung gaano kahirap dito sa Pilipinas. At kung ano ang hirap nung nandito ka, ganun din ngayon. Hindi nagbago. Maaring nagbago ang struktura, napinturahan ng bago, pero hindi pa rin nagbago ang ating ekonomiya. Hindi ka rin yumaman. Hindi ka rin nagkaroon ng hanap buhay na mas higit pa sa sweldo sa sahurin mo dito sa bansang Arabo. Sana swertihin kayo katulad nila. Ito, nung mga panahon na yun, maliit pa sila, namatay ang tatay niya. Nung nasa UAE na siya, namatay ang kanyang nanay. Pero matibay pa rin siya. Matibay pa rin siya. At hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa abo niya. Ito namang isa, dumaan din sa hirap. Walang nanay ito. Pero sinuwerte, naghihirap din siya sa kanyang pag-abroad. Ngayon, maayos na ang buhay niya. At sana all.